Hello everyone! So nandito tayo ngayon sa Timoteo Paez Elementary School to check out their rondalla. So of course, Musikondalia would be conducting a mini workshop and of course, we're going to chit-chat with Sir Leo Bruno, their conductor and trainer. So of course, this day would not be possible without the support of their principal, Ma'am Jean Rehuso. So thank you very much, ma'am, for allowing Musikondalia to visit Timoteo Paez Elementary School. So, ano pang hinihintay natin? Tara, pasok tayo! So, ayun, naririnig na natin. Tara! So yung narinig nyo, dati tinutugtog ko rin yan para luman, di ba? Tama? Oh, wow! Tama, para luman. So hello everyone! Dito kami ngayon. So ayun nga, so uunahin muna natin yung bass tsaka yung guitar. Syempre for sectionals para mas madali nating maturo yung Jack and Jill. So ayun, tignan natin, oh. Ayun sila, oh. So ayun. So ayun, so habang nagtuturo si Ma'am Ansha and Sir Prince ng bass at saka guitar section, syempre ako naman, magtuturo naman ako ng banduria section. So tara, andito sila sa labas. So tara, ito tayo ngayon. Tara, turuan natin sila. So pasok tayo. Ayun. So nakalinya na sila dito, oh. So turuan natin sila. Tara. Hello everyone! So syempre, ay, okay lang yan, be. So habang nagpa-practice sila, magpapatalo ba tayo? Hindi! Ay, ayaw nyo magpatalo. Sige. So, lahat may pyesa na ng Jack and Jill? Sino wala? Ay, perfect. Very good. Prepared sila. So, ayun. So, ensayo kami, ha? So, hindi kami magpapatalo sa bass and guitar section. So, ayun. So, before pala tayo mag-start, ako ulit si Nico from Musikondalia. Ako si... Ay, very good. So, ayun, I'm Nico. And then, since may pyesa na tayong lahat, iisa-isahin ko kayo. Ang hindi makatugtog, papauwiin. Saring. Hindi, tuturuan kayo ni Kuya ng maayos. Okay, so, ready na kayo? Opo, wag niyong pansinin yung cotton bud sa bibig ko. Okay lang yan, ha? So, ayun. So, tara, start tayo. Of course, iche-check ni Ma'am Ansha kung nag-ensayo tayo or hindi. So, ready na tayo? Opo. So, sige nga, i-flex nga muna natin kay Ma'am Ansha yung sobrang bilis na Jack and Jill. Sige nga. Ay, akala ko pang namsha na tayo. Ay, na pang namsha na eh. Pero sige.
Oh, di ba mabilis kanina? Pero sige, from the top muna tayo, mabagal lang ha. Yung pang ano lang, yung maganda pakinggan. Di muna yung pang namsha. Yung relax lang muna para maganda pakinggan. Ay, mga ano? Yung nasa very first pa po, ginagawa ko yung higher notes eh. Ay, higher notes daw. Ayaw i-apply ang dinuro ko kanina. Pero anyways, sige tara. From the top tayo, ready na? Opo, very good. So sige, mabagal lang muna ha. After 4, 1, 2, 3, 4. Ay, wag, ayun, very good. Wag tayo tumakbo. Pam. Ay, muntik na tayong sumabay. Ayan. So of course, so habang tinuturuan natin itong Banduria section, syempre naman, hindi magpapatalong Octavina section natin. So tara, tignan natin kung paano siya turuan ni Sir Leo. Tara, pasok tayo. So ayan, dito sila. So of course, habang nag-aantay tayong matapos yung rehearsal nung Banduria, Octavina, tsaka nung baho section and guitar section natin, of course, di naman magpapatalo ang ating mga parents na sobrang supportive naman sa mga kids nila na tumutugtog na ang rondalya. So tara, interview tayo. Yun nga, so syempre, interview muna tayo. Hi po, name po nila? Hi, good morning everyone. I'm Marian Claudio Citron. Hello sa Music Andalia. Full name talaga. Leo Paez Elementary School, Rondalia. Oo, so ayun, so bakit po tayo nandito ma? May kids po ba tayo dito? Dalawa yung kids ko dito. Yung isa, alumni na rito. Oo, grade 7 na siya sa Pasay Science. Yung isa naman, nag-aaral sa private school. So sabi niya, taga-Domini siya, bakit daw siya hindi daw umalis tuwing Sunday? Sabi ko, sige, why not? Come din. Tapos sabi ko, parang katulad din kita before. Ah, so medyo nainggit pala siya. Lang siya, inggitero. Ay, inggitero pala siya. So ayun, so ano yung pakiramdam na yung mga kids natin? Nagro-rondalya. Here, I'm the past president of the Timoteo Paez Elementary School. I always encourage them na this is not only a group na pumupunta tayo dito kasi syempre nakabis tayo, nakikita sa stage. Sabi ko hindi lang yon. Totoo. Not the benefit of the rondalya na makita tayo sa stage and nagpe-perform. Number one, na bi-build up yung attitude. Second, yung ating knowledge na uplift. Totoo po yan, tama po. Yung pagiging ano natin, pagiging discipline sa oras, sa stage, yung prim and proper kapag nandun sa stage. And then, lagi kong sinasabi as a graduate alumni of PWU, nakapag-aral ako sa PWU dahil scholar ako ng rondalya. Yun ang lagi ko sa kanila sinasabi. Hindi nagtatapos sa Timoteo Paez or dito. Hanggang college, na nadala ko siya. And even, nung nag-apply din ako sa Manila Hotel para tumugtog. So, pwede rin siya maging sideline, di ba? So, hindi lang mag-stop yung learning natin dito. Tama, nag-agree po ako kasi ako dati din po, yung family ko din, parang ayun, sige, salihin natin sa rondalya to. So parang every afternoon, nagpa-practice lang ako ng rondalya. Hindi ko rin po alam na pag nag-college ako, ay madadala ko siya. Iba, naging music major ako. Sabi nga ng iba, nalilis ako ng landas. Pero hindi, finalo ko naman yung passion ko. Pero ma'am, nabanggit niyo po kanina, mentor niyo po si Sir Espejo po? Oo, mentor ko si Maestro Espejo. So na I started here to grade 2. Tapos, nung nag-aaral na yung anak ko dito, pinabalik ko.
I saw him. Sabi kong gano'n, nakatayo ako. And then, kasama niya si Professor Lee. Tapos, nag-wave siya sa akin gano'n. I didn't, expect na ma-recognize niya ako. Sabi ko, sir, ilang taon na kayo? Sabi niya, I'm 72. Sabi ko, 72? And still you recognize me as a student? Sabi niya, yeah, you're my student before. Kaya every time na ano na may concert, I see to it, attend ako, and even the booklet, I have it, as I have it signed. I buy 3 kasi yung isang lola ko na si Monica Stanislao, siya yung dating professor, teacher na humahawak dito. Siya rin yung composer ng Timoteo Pines. Ginit ko yun sa kanya at saka isang ano. So tatlo yung pinabili ko kay Sir Leo and have it signed, sabi. Kasing gano'n nila ako paano. Hanggang ngayon talagang nilolook forward ko yun. So since before pa, may mga supportive parents din talaga sa mga kids natin na nagro-rondalya. So thank you very much po ma'am ha. So ayun, bye-bye po tayo.
Alright, so what's your name? Micaela Joy Ibierne. So, banduryawan ka, right? So, ilang years ka nang tumutugtog ng banduria? 1 year mahigit. Oh, grabe naman. 1 year mahigit. So, bakit dito ka sumali sa Timoteo Paez? Bakit hindi sa ibang rondalya? Kasi po, nung 4 years old ako, gustong-gusto ko na po sumali sa Tipes Rondalya. Oh, dahil 4 years old ako, gustong-gusto niya nang sumali. So, ayun. So, balita ko raw, ikaw daw yung third place nung NAMSA. Talaga ba? Kamusta experience mo doon? Masaya at may halong kababo. Kasi po, ako po yung pinakabatang contestant sa solo rondalya. Wow, grabe naman. So, syempre, tapusin natin yung interview. So, anong gusto mong sabihin kay Sir Leo? Gusto mong pasalamat? Ang masasabi ko po kay Sir Leo ay maraming salamat po sa sipag at saka sa pagturo sa akin, lalong-lalo na po pag may competition ako. Oh, so sweet naman. So, ayun. So, thank you, Mika. Hello, everyone. So, I'm here today with... Zaino Antonio Binadres po. Ay, full name. And Christian C. Citron Jr. po. So, what instruments do you play? Octavina po. I try to play the octavina. Wow, so they both play octavina. So, how many years are you playing octavina? About from 2 years ago. I started in 2022 po. Wow! Well, me, I kind of started from 6 years, but even though I'm an alumni, I wanted to continue my passion and legacy as a octavina player. Wow, so very good. So don't worry, maglalagay po ako ng Tagalog caption sa baba. So ayun, so how is your experience when it comes to be playing here at Timoteo Paez? Why not other performing group? Because I chose this because it's always my dream to become a musician and play octavina. For me, why want to become a part from the Timoteo Paez Elementary School Rondalia? It's because that it was my passion, and it's because of my mom, because she was a former DPS and PWU and Rondalia. She used to kind of like play the banduria, and then even though she still tried to keep our legacy, trying to play the great Rondalia. Oh, very good. So it runs in the family, no? So, syempre, to end our interview, anything to say about Sir Leo? He's a good teacher po. All I could say about him is that he's a masipag, mapasensyo, at magaling po na teacher. How about you? What can you say about Sir Leo? For Sir Leo, for me, he was a good mathematician since I was a grade 6 on SSC. I was a former Paezenyo here because I'm now studying here at Pasay Science High School. And I just want to tell that Sir Leo is a good and a perfect composer and our teacher. So Sir Leo, I am now thanking you because you try to inspire me and keep up the good works. Oh, very emotional. Thank you very much, everyone. So, I hope to see you again, no? So, thank you for your interview. Alright, so of course, hindi magpapatalo ang ating bass player and then our guitar player. So, first, magpapakilala muna tayo. So, our name is? Ayun. My name is Ryan Harvey from the Cake. Wow, full name. So, ilang years ka na tumutugtog? Years. Since grade 2 po, I'm playing guitar na because my dad taught me how to play guitar and rondalya is part of my life na kasi since 2 years old. Ang tanong ilang years, pero anyway, ayun. So, syempre naman, kamusta yung experience mo habang tumutugtog? Masaya ka ba? Nalulungkot ka? Masaya siya. So, ayun, ikaw naman. Halo-halo po yung emotions. Ay, bakit halo-halo? May part na nahihirapan, may part na masaya kasi... Hindi naman po all the time na perfect yung pagtugtog ng gitara. Very nice naman yung sentiments mo. So, syempre to end, anything to say about Sir Leo? Meron po. Kapasalamat po sa halos na magtuturo at nag-work po sa ibang places. Ayun, so thank you daw. Thank you po kay Sir Leo because without him, wala po yung mga achievements kong itong mga nararanasan. Yung rondalya po yung nagtawid sa akin pag malungkot yun. Tumutugtog lang po. Naalala ko po yung mga kanta namin, yung chords.
So again, thank you very much no sa pagsali sa interview natin. And I hope mapanood to ni Sir Leo kasi nandyan lang siya sa likod. So ayun. So thank you. Bye, wave tayo. Bye-bye. Alright everyone, so of course we're here with our trainer, conductor of Timotayo Paez Rondalla, Sir Leo Bruno. So sir, papakinala ka muna para sa mga viewers natin. Ako si Leonardo Bruno Jr., ang trainer ng Timotayo Paez Elementary School Rondalla. Oh, so ayun, so experience-wise sir, so ilang years na po tayong nagro-Rondalla? Simula, bata pa. Elementary kasi ako dito sa Paez din, tapos dito rin ako nagsimula mag-Rondalla. So yun, kukwentayin nyo na lang kung ilang. Okay, so wag na po nating bilangin, no? Okay na po yung elementary. So ayun po sir, so sa pagtuturo po ng group, what are your challenges po? And then what are your, what you call this one, your experiences when it comes to teaching kids in general? In general, ang mahirap lang ay yung attendance. Kasi minsan yung mga bata, distracted. Kasi minsan may mga iba silang activities na gusto nilang salihan. So, hindi naman natin sila mapipigil dun sa gusto nilang mangyari. So, kaya minsan nahahamper yung learning. Pero, all of that, all else okay naman siya. So of course, pag alam natin yung challenges, siyempre hihingi tayo ng tips sa ating trainer conductor kung paano ma-overcome yung mga yan. So any tips sir sa mga nanonood ngayon? Siguro ang pinakamagandang tip na mabibigay ko yung yung sa trainer, no, yung connection ng trainers at saka ng parents at saka nung school administrator, kasi with that yung coordination ng parents at saka mas nagiging active yung grupo. Mas maraming programs na nagagawa at mas maraming mga activities na pwedeng sarihan ng mga bata. So, mas nabubuhay yung grupo. So, yun yung... So, ayun. So, wow. So, very nice tips, no? So, grabe yun. So, sobrang beneficial yun on both sa kids and then sa trainer. Of course, sa parents natin. So, ayun, sir. So, saan po kayo makikita, sir? Sa Facebook? May mga tugtog po ba kayo? May mga gigs po ba kayo right now? Ngayon, ang TNT Pies will be performing sa National Science Fair. Gaganap yung dito sa Mikaranyake at April. Tapos yung regional journalism contest dito rin sa Pasay City. So ayun, so abangan po natin ha. So of course, thank you very much sir. So ayun po yung interview natin with Sir Leo. So thank you! So ano pang hinihintay nyo? Comment down which Rondalla group should we visit next?